idol at kabayan isang senador. Saludo at napahanga sa tapang at malakas na paninindigan ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr. na i-terminate o wakasan ang mga kontrata ng Chinese company dito sa Pilipinas kapag sila ay napatunayan nakasangkot sa mga reclamation sa West Philippine Sea o South China Sea. Wow! Yan ang dapat. Pag may ginawang tama, suportahan nyo. Panoorin natin ang Sunday special vlog na ito. I-like ang video at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Kudos kay Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. sa paglagay sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry sa kanyang lugar. Sinabi ni Senator Ping Lacson sa isang pahayag noong 28 ng Agosto 2020. Ito ay matapos sabihin ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. na irerekomenda niya ang pagwawakas o pag-terminate ng mga kontrata sa mga kumpanya ng China na may kaugnayan sa reclamation sa West Philippine Sea. Wow! Kahit naman kami Mr. Senator na pabilib kay Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. sa kanyang matikas, matapang at maprinsipyong pamamaraan upang hindi tayo basta-basta na lang apihin at maging sunod-sunuran sa bansang China. Inabuso nila ang mga teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inangkin nila ang mga ito ng walang basihan at hindi nila kinikilala ang international na batas. Tapos sila pa ang mayabang. No way! Kaya nagpapasalamat din kami kay Secretary Locsin Jr. Kayo mga idol, napabilib din ba kayo? I-comment nyo lang sa video na ito. Ang pahayag ni Senator Lacson ay ginawa din matapos sabihin ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Yao Leihan na nilabag ng Pilipinas ang soberanya at seguridad ng China sa pamamagitan ng pagpapadala ng sasakyang panghimpapawid ng militar ng Pilipinas sa himpapawid na katabi ng isla ng Nasha o Spratly at bahura na ginawang military post ng China. Pero tinawag ito ni Senator Lacson na ang mga pahayag ng China sa Pilipinas bilang isang pagpapakita ng kayabangan. Tama ka, Senator Lacson, dahil isang tactics ng China ay yabang. Kaya nga kami ay sumisigaw sa inyo na suportahan nyo sa Senado at bigyan ninyo ng kaukulang pondo ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program dahil kailangan natin ang matibay at malakas na depensa laban sa mga banta galing sa loob at labas ng bansa. Dagdag pa ni Senator Lacson na ang pagbabawal sa atin na magpadala ng ating sasakyang panghimpapawid ng militar sa himpapawid na malapit sa Panatag Shoal ay may karapat-dapat na isang malakas na kagalitan o pagsaway. Ipinagmamalaki ko na ang aming nangungunang tagapagpatupad ng patakaran sa ibang bansa ang gumawa nito. Na tinutukoy ng senador ay si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. Mga idol at kabayan, ayaw nating ibuli tayo ng ibang bansa. Ayaw nating ibuli ng mga dayuhan ang kapwa nating mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea at ibang parte ng Pilipinas. Ang tanong, paano natin sila mapoprotektahan? Paano natin masisiguro ang kanilang kaligtasan? Isa lang ang ibig sabihin nito, mas palakasin pa ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Maraming salamat ang taghatid ng balita. Good News, Philippines! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!